Former NBA player na ngayon NBA reporter ay na fake news nga ng mga NBA fans. Pinaniwalaan niya nga ang report nito ni Bol Sports patungkol kay Kyrie Irving at Steve Nash na alam lang lahat ng NBA fans na troll Twitter account nga lang. Parang panggulo lang, pangtitrip lang. Naniwala nga siya sa report na ito na kaya nga daw hindi maayos ang relasyon ni Kyrie Irving at pati na rin ni Steve Nash dahil sinabi nga daw ni Kyrie kay Steve Nash doong kanilang team dinner na kung pwede niya ba nga daw makita yung MVP trophy na ito nga ni Kobe Bryant na inaward kay Steve Nash. So in short, ang pinapalabas nga ng fake tweet na ito na hindi deserve si Steve Nash doon sa MVP trophy na yon, dapat kay Kobe. At dito nga mismo mga idol na fake news, itong si Alden Polynice. Panoorin natin to. Time we talk, I didn't have a chance. You got to remember, one of the reasons why there's issues between he and Kyrie Irving is because of a statement he made during a party at Steve Nash's house. Okay, in front of everybody, Kyrie said, you know, you need to give those MVP trophies back to Kobe. Wow, really? He didn't deserve them. Yes. Said and that so, to Nash at a party at Nash's house. To Steve Nash at Steve Nash's house. Well, hindi lang siya na fake news mga idol. Yung fake news, ginawa niya pang fake news dahil dinagdagan niya pa nga ng kung ano-ano. Sabi dito, team dinner, sabi niya naman, party. Sabi nga dun sa fake report na kung pwede nga dun makita ni Kyrie yung mga MVP trophies na ito nga ni Kobe Bryant kay Steve Nash. Sabi nga at ni-report nga neto ni Alden Polynice na sinabi nga dun ni Kyrie Irving kay Steve Nash na ibalik yung MVP trophies ni Kobe. So mga idol, parang typical na chismoso-chismosa ito nga si Alden Polynice. Yung kwento nga ay dinadagdagan niya pa at hindi niya alam, peke pala yung kwento na yon. At hindi niya rin kasi mga idol tinitingnan kung credible ba yung source. Nabasa niya lang sa internet, pinaniwalaan niya na nga. Kaya nga hindi na rin pinalagpas na ito nga ni Kevin Durant ang pagkakataon namang troll. At ito nga ang kanyang tinweet. Kaya nga talaga namang dapat mag-ingat nga ang bawat NBA fans sa mga binabasa at pinaniniwalaan sa internet. Minsan kagaya nga nito ay trip-trip lang, fake news pala. Pero anyways nga mga idol, ngayon ay panoorin natin ang pagbabalik 5-on-5 ni Stephen Curry kasama nga ang mga NBA player at teammate niya si Trae Young. So kahit sa simpleng basketball run ngang ito mga idol ay talagang unstoppable si Stephen Curry. At feeling ko nga rin mga idol, for the first time in a while ay napanood ko nga itong si Steph na maglaro ng competitive 5-on-5 outside the NBA. Nung last time pa ata mga idol, yung 2014. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!